Apat na pong minutong naging atrasado ang shake drill sa lungsod ng Pasig. Dahil yan sa tagal na isinabay na counter-terrorism drill. Sa kabila niyan, hanghandang-handa na raw ang lungsod sakaling tumama ang tinaguriang The Big One. Nakatutok ngayon si Salima Refran. Salima. Mike, bukod nga sa paghahanda sa lindol, naging sentro ng Metro Shake Drill dito sa Pasig ang kanilang counter-terrorism drill. Maagang nagsimula ang Metro Shake Drill dito sa Pasig, pero bago mag-shake drill ng alas 4 ng hapon. Nagkasenaryo muna kung saan isang grupo ng mga terorista ang nabigong magpasabog ng tanker na puno ng chlorine gas. 15 minutong inabot para makarating ang Pasig Rescue Task Force. Unang inapula ang gas leak sa tulong ng unmanned firefighting machine. Saka pinasok ang gusali. Dinetonate ang mga IED at nakipagbakbakan sa mga kunwaring terorista ang SWAT habang sinasagip ng rescuers at paramedics ang mga hostage. Nakilala ang mga terorista gamit ang facial recognition system ng lungsod. Yung mga identified na kaagad ng PNP ng mga possible terrorists, naka-input na yun sa aming data. Pagpasok pala ng aming team sa loob ng building, mapipinpoint na kaagad. Pero dahil nagtagal sa counter-terrorism drill, atrasado ang mismong shake drill ng Pasig na naisagawa 4:40 na ng hapon. Rumesponde ang iba't ibang rescue team sa iba't ibang senaryo. May high angle rescue o pagsagip sa matataas na gusali. Collapse structure breaching o pagsagip ng mga natabunan ng guho. May natrap sa sasakyan habang may inaapula rin sunog. Nag-set up ng field hospitals at evacuation centers dahil kunwari may mga nasugatan at nasawi. Mas lalong problema pagka hindi tayo nasanay sa ganito. Hindi mo naman alam kung kailan magsa-strike yung ganitong event eh. So okay din na prepare tayo. Mike, apat na araw talaga itong Metro Shake Drill. Pero dito sa Pasig, bukas ang gagawin na lamang ay yung kunwari pagbabalik ng kuryente ng Meralco. Yung nalalabi mga araw, yun ay gagamitin para sa assessment ng performance ng buong lungsod. Samantala, nananatiling sarado ang Emerald Avenue. Yan ay dahil pa rin dun sa clearing operations ng mga ginamit para sa Shake Drill kanina. Bubuksan naman ito maya-maya lamang bandang alas 7 ng gabi. Mike? Maraming salamat, Salima Refran.